Yun, isang magandang araw sa inyong lahat, mga kadaiser. So for today's video, mga kadaiser, again and again, ganun lang naman tayo. Kapag kami mga nagtanong na mga merchandiser sa ating comment section sa ating YouTube channel, sasagutin natin to at ginagawa natin ang vlog, no, para mas maintindihan nila. So ang tanong ng isang kadaiser ngayon ay, kapag ba ako ay naban sa isang supermarket, hindi na ba ako makakapag-dicer sa iba pang uri ng supermarket? So, yan po ang sasagutin natin. So bago yan, mag-intro muna tayo. So bilang isang merchandiser, hangga't maaari, gawing mong maganda ang performance mo sa bawat company na papasukan mo, no? Sapagkat napakahirap po na maging kaso mo ay maban ka sa isang supermarket at ang wino-worry mo, at kapag lumipat ka ng ibang outlet, baka hindi ka na muling makapagtrabaho bilang isang merchandiser. Case to case naman po yan, no, kadaiser. Una, siguraduhin mo lang na yung supermarket na magbaban sa'yo ay hindi mag-declare ng ban in all branches, no? Specific na lalo yung maraming mga branches. Tulad na lang ng Pure Gold, SM, Walter Mart, Robinson. May mga record po kasi yan sa system nila, no? Lalo na kung yung nagawa mo ay talagang matinding kaso, kaya ka naban. At pwede nilang i-email yan sa all branches. Dahil nga doon sa ginawa mo, nang sa gayon, kung lumipat ka man, mabilis na madedetect na may ginawa kang kasalanan sa previous branch, no? So yan, kung ang outlet mo ay nagdeklara ng ganyan, sad to say, hindi ka na makakalipat, ano? Kung at the same supermarket rin yung pupuntahan mo. Pero kung ibang supermarket naman, meron din tayong kaunting problema dyan, ano? Una, kapag in-interview ka, ano ang nangyari sa previous company mo? So hindi mo alam, no, talagang yung iba nagsisinungaling dyan at nagsasabi na lang ng kung ano-ano para lang maitago yung mga nangyari sa kanila sa previous company. Naikwento ko na lang din, kadaiser. Ako po ay may isang aplikante na ganyan, ano, hindi siya nag-declare sa kanyang resume na naging dicer siya ng isang supermarket, at doon may ginawa siyang hindi maganda time padding, ano. So ako naman, okay naman yung interview sa kanya. Tinanong ko lang kung ano daw, anong nangyari doon sa mga huling trabaho niya, which is naka-indicate naman at na-explain naman ng maayos. Pero meron pala siyang hindi inilagay. Ang sabi niya lang doon, nag-construction siya. Pero yung nag-intro siya sa store na hawak ko, yun nga, Pure Gold, na-detect siya na meron siyang ginawang hindi maganda doon sa kanyang previous na company, which is Pure Gold din pala yung outlet niya. So na-detect po yan, no, kadaiser. Kaya hanggat maaari, advice ko, pagbutihin nyo. Kung sakasakaling hindi na kayo masaya sa trabaho nyo, huwag na kayong gumawa ng kalokohan, mag-resign na lang kayo. Yun ang pinaka the best dyan, no. Kasi ang iba, yung ginagawa nila, kapag alam nilang inis na sila sa kanilang company, keso ganito, ganito, parang ang dahilan ng ilan, gagantihan kita, ganito nga, dadayain ko yung si ganito mo, which is makakasama po lalo sa inyo yan. It's better to resign kesa gumawa ka ng hindi maganda. Possible ka pang maban. Kung ang alam mo lang na trabaho ay supermarket, merchandiser, mahihirapan ka, no? So maliban na lang kung marami kang ibang alam na trabaho, kung sakasakaling nakagawa ka ng hindi maganda bilang isang merchandiser sa isang outlet at ayaw mo na maging merchandiser, magiging mabilis yun sa'yo. Pero paano naman kung gusto mo pa rin maging merchandiser, magkakaroon ka ng doubt sa sarili mo o alanganin ka, ano, baka hindi ka matanggap dahil nga sa ginawa mo. So yun lang, kadaiser. Nakadepende yan kung anong outlet yung nagawan mo ng violation at naban ka, at sa kanilang declaration kung ipapaban ka sa all branches, no? So huwag mo nang balakin at mag-resign ka na lang kung ikay hindi na masaya, no? So sana naunawaan mo, kadaiser, ano, na nakadepende sa mga supermarket. Meron kasing ilan na, for example, naban ka sa ganitong supermarket, secondary, pagkatapos dilipat ka sa key accounts,
eh, makakalusot ka naman dyan, no? Kung hindi masasabihin. Pero, alam nyo yung chismis, yan yung isa sa nagiging kalaban nyo dyan. Chismis, galing din sa mga kapwa merchandiser nyo. Siyempre, uusap-usapan yan, nandyan din yung kasipsipan, nasasabihin ma'am, yung dicer na bagong yan, balita ako doon sa inalisan niya, ano daw yan ma'am ganito, ganito. So, ayun, hanggang sa imbestigahan ka, at pag napatunayan, kahit nag-i-start ka na, possible ka pa rin tanggalin. No? Marami na akong nag-merchandiser na ganyan. No? So, hanggang dito na lang siguro, kadicer, yung explanation ko sa tanong mo, at maraming salamat sa katanungan mo, at sana kung medyo kulang pa rin yung explanation ko, nag-reply naman ako pag may pagkakataon sa YouTube comment section ko. Muli, mga kadicer, ako ang inyong lingkod, Erwin Regalo, palagi nagsasabi ng kasabihang, mabuhay ang lahat ng merchandiser. Peace!